Hello, I'm going to interview for this episode a multi-talented fashion designer and a visual artist. Actually, he has an upcoming exhibit at SM Mega Mall Fashion Hall. So please welcome Mr. Edgar San Diego. Hi, I'm Barbara, the daughter, model, and muse of Edgar San Diego. I remember when I was young, my dad has always been a busy fashion designer. He starts his work early in the morning and goes home before dinner time.
He has always been occupied with his clients for their personal growth, and most of them became her friends. He served as the president of the Fashion Designer Association of the Philippines, or FDAP, for 8 years. When fashion shows like the Philippine Fashion Week or US Fashion Tours comes along, he surely works for ours. Occasionally, Dad also creates costumes for stage plays. And of course, they can be very stressful and time-demanding. However, the benefit of it is that I get to enjoy watching the shows as often as I would like. Through the exposure I got from him, I also developed a love for theater and the arts. Dad was already preparing for another US fashion tour on May 2020 when the pandemic happened. He actually just celebrated his 60th birthday 2 days before the national lockdown. Just like everyone, Dad was enjoying the break, fixing and cleaning the house, arranging the cabinets. But when there was nothing else to do, he thought of painting again. Thank God his canvas supplier was open. He got this 48 by 48 canvas. It was too big and he got scared, but he made it anyway. He asked me to pose with his desired angle and lighting, and there he based his first painting on. I must say that he was really excited because he never stopped painting day and night until the first lockdown of Brahma Extra is finished. This painted started it all. That's why it's our favorite. From there, he created one or two paintings weekly. Eventually, he sold them to his friends. We sent some to Melbourne, LA, and Honolulu. Then, my dad's old-time publicist friend, Tito Toots Tolentino, invited him if he would like to mount his first solo exhibit. At first, Dad was reluctant, but then he thought he's already 61. When is the better time to launch a new career than now? If there is anything good that this pandemic brought to our family, it's Dad's time to slow down and paint. We also found more time to pray together in our little small altar at home. With the help of his friends from SM like Tonichi Nokom, Madas Milibizon, Maela Samson, Laviet Joaquin, Kai San Diego, and of course, God Almighty, nothing is impossible. To guarantee the success of this endeavor, Dad asked help from his UST Fine Arts classmates, ace photographer Willie De Vera and Jun Lopez, to create this exhibit. I also got in touch with my UST Com Arts classmate like Emery Principe and Dan Pablo, set designer Rene Labrador, and graphic designer Grace Padloman were very helpful as well. And of course, the group will never be completed without Dad's official muse. Yours truly, Barbs. Thank you.
Hi Edgar, kumusta? Hi, kita. Oo, naku, marami akong tatanong sa iyo, Edgar, kasi alam ko meron kang upcoming art exhibit, no? Pero pag-uusapan natin 'yan mamaya. Of course, gusto kong makilala din ng audience si Edgar San Diego, the designer. Kilala na kita ever since, no? Bagets pa ako sa industriya. Oo, matagal na. Nakilala ko na yan si Edgar and he's one of those na nagtiwala sa akin nung naging director ako. That's why I owe it to him also. Hindi ko siya ma-interview. Kilala ko na siya ever since. Alam ko na siya paano magtrabaho. Edgar, pakikwento naman sa audience natin, sa ating mga manonood, how you started as a fashion designer? Well, actually, bago pa ako nag-graduate ng college sa UST, fine arts graduate kasi ako, alam ko na yung gusto kong gawin kasi ang lakas ng influence kasi sa akin, yung environment ko kasi palaging may dress shop. Like dito sa bahay, ang mother ko may neighborhood dress shop dito sa Project 6 eh. Okay. And then, yung favorite auntie ko where I spend my weekends nung bata ako, meron din siyang dress shop. So you can imagine, every day may dress shop akong nadadaanan. Edgar, sa may UST din, di ba naglipa na din dati dyan? Marami dyan, oo. Actually, yung isang designer dyan, si Kiko Rodriguez, nung college ako, nagpa-part-time job ako dyan, nag-hand-paint ako ng mga damit sa kanya. So hand-painting na talaga ng mga damit? Hand-painting na talaga, oo. Yun ang simula. Before college pa, before graduating pa yun, nag-umpisa na ako mag-work. Oh. Well, nag-enjoy naman ako, no? Parang masarap lang kasi parang may financial independence ka. May pera ka palagi, na may, you know, nakakalakwacha ka. Mm-hmm. At the same time, actually, yung time na yun, parang nag-umpisa na rin akong unti-unti makapasok sa fashion industry. So, marami na ako, yes. Natutunan mo na lang through yung stock knowledge. Oh, experiences mo, Even connections. Kasi as I went along, ang dami ko nakilalang designers, ang dami ko nakilalang models, mga directors. Kaya parang bago pa ako mag-graduate at magtayo ng business, alam ko na yung sistema, saka marami na akong kilala sa industriya. Kaya hindi ako nahihirapan magsimula. Oh, okay. Yun. Tapos Edgar, kapag trabaho tayo together sa FDAP, no? Fashion Designers Association, noon, di ba? Na naging presidente ka, naging chairman of the board and other capacities, no, as officer. Paano mo inasikaso yung FDAP knowing fully well na marami pang mas senior sa'yo? Paano mo sila na handle? Paano mo sila naayos, kumbaga? Oo. Actually kasi nung nagsimula ang FDAP, kasi nag-graduate ako 1981, at the same time na-form na yung FDAP, newly formed yung association. Mo. Ano ka ba, Edgar, ron? Isa ka ba sa mga pioneer? Oo, ako yung pinakabatang pioneer noon. Kasi nung nagtrabaho rin ako sa window display artist sa May Plaza Fashion Mart sa May Harrison Plaza. Okay. So doon ko naging kaibigan si Barge Ramos. At nung nag-form yung FDAP, inimbitahan na niya ako. So you can imagine, kabago-bago po ko pa lang, inimbitahan na ako. No? So medyo kabado siyempre ako kasi puro senior designer sa kasama ko, mga sikat lahat. Ano? So winelcome naman nila ako. Maganda naman pagtanggap nila sa akin, batang designer, binibigyan nila ako advices. And eventually, habang nagtatrabaho kami doon sa FDAP, doon naging officer ako, ganyan, unti-unti akong tumas yung position ko as an officer. Parang, kumbaga ba, I earned the respect naman. Siguro nakita rin naman, actually, natututo rin ako sa kanila sa paggawa ng damit. So, nung umpisa naming show, medyo takot pa ako. Eventually, you know, nalalaman ko na yung mga secrets nila. Saka yung, nagsishare rin naman sila ng mga trade secrets sa akin. Eh. Kaya, you know,
na-improve mo yung sarili mo. So, yung mga senior designers naman, natanggap naman nila ako, saka yun nga, yung respeto, nakuha ko naman sa kanila. Even nagiging presidente ka na, chairman of the board, okay pa rin naman, no? Oo. Wala naman naging problema. Oo. In fact, masaya nga ako kasi two of the original members who Tony Kahukam and Oscar Peralta, mm-hmm, were still there when I was president. So parang, mm-hmm, ang supportan talaga, malakas. Eh, mga silang dalawa naging presidents din eh. Oo. So you can imagine yung advices, yung mga support na binibigay nila. Talagang ano, I really appreciate it. Naramdaman mo. Naramdaman mo yung kanilang support and ano, no? Yes. So, Edgar, ano, paki-describe naman sa ating audience yung ano ba ang Edgar San Diego fashion? Actually kasi, alam mo nung nagsisimula kasi ako, like any young designer, excited ka siyempre, no? Mm-hmm. So medyo experimental ka. Kaya nung mga panahon na yon, nung mga 1980s, medyo avant-garde ang branding sa akin. Mm-hmm. So parang medyo out of this world yung ginagawa natin kasi medyo experimentive ka nun dahil bata ka. Mm-hmm. Saka yung time na yung kasi, ang pinagmulan ko kasi actually yung mga early projects ko kasi mga costumes eh. Gumagawa ako ng mga costumes nung... Kasi nung high school ako, naging choir member ako nung church choir namin dito sa project. Yeah, sa Project 6. So, yung iba naming members, naging professional singers, naging singers ng show band, which was a big business nung panahon na yun. Ano? Kasi sila yung mga laman ng hotel, saka sila yung pinapadala abroad, ganyan. Ano? So, kailangan nila ng maraming costumes. Doon ako nahasa ng negosyo. Negosyo. So you know, thank you din sa mga nakasama mo before, no? Pinatronize ka pa din nila. Pinatronize. Plus na recommend pa ako sa ibang band kasi ang daming banda talaga noon kasi ang daming malaki yung demand doon eh. So every time aalis ang isang banda, kailangan nila ng limang sets of costumes, mga sampu sila. So, you know, talagang nahasa ako ng gusto. Naging resourceful ako kung paano ko iiba-ibahin to, kung anong babagay sa kanila, sa music nila. So, at the same talagang, time, Edgar, it was also good for business, no? Your business mo yan eh, di ba? Just business. So, yun talaga ang orientation to costumes. Kaya nung nagsimula ako na 80s sa fashion, medyo costumey yung damit ko. Mga damit ko. So, nung mga 90s naman, medyo nadi-define ko na yung line between costume and couture. Okay. So medyo nagmamature na rin yung business sense ko. Mm-hmm. Marami akong couture na orders, pero marami rin akong costume projects. Nagsimula na ako gumawa ng costumes for stage and cinema. Kaya pag costume, couture. Mm-hmm. Yung talaga na-define ko na yung line. Mm-hmm. Although, syempre, minsan medyo hina-high fashion mo yung mga pang-fashion show mo. Yun, medyo, kailangan. Oo, kailangan eh, kasi for effects. Ano? Pero otherwise, in terms of business, dapat ma-define mo talaga yung line. Kasi una-una, wala naman talaga order sa yun, masyadong high fashion na damit. Correct. Hindi naman nilagay na gamit yan, pang fashion show lang yan. Correct. Oo. Eventually nga, yung mga pang fashion show ko, nabibili rin. Huh? Which is, which is good. Anong ginagawa mo, Edgar? Yeah, inaano mo na lang? Iniiba mo na lang para hindi masyadong... Yung iba medyo iniiba. Yung iba naman... Gusto nila as is. So, may mga ganun. Fashion, especially yung mga clients ko abroad, yung mga taga-America, mahilig sila sa mga ganyang elaborated things. Correct. Mahilig. Edgar, through the years, no, as a designer, nagkaroon ka ng maraming awards and I was a witness to that when you won yung Manila Fashion Awards. Diba yung sa Sofitel? Diba yung sa Philippine Plaza? Sa Philippine Plaza. I was there. Nanood ako. Of course. So, Edgar, paano mo yung, ano yung sikreto mo in keeping your artistry with the latest trends in fashion? Kung baga, paano mo ini-incorporate yung artistry sa mga makabagong
pamamaraan ng paggawa ng damit or artistry. I don't know how they call it. Diba? Well, actually, as a designer, dapat aware ka sa trend, sa uso, sa look ng, yung look ng season na yun. Ano? Aware ka. Hindi naman necessarily ma-apply mo right away sa customers, pero at least, alam mo, nasa tamang direction ka. Hindi ka, ang ginagawa mo, medyo current to advance. Ano? Yung, hindi ka, hindi pa direction ng laos ang ginagawa mo. Correct. Alam mo alam mo yung trend. So, ina-adapt ko na lang yan sa mga clients ko. Siyempre, hindi naman na lahat ng clients natin mukhang model. Ano? Yung iba maliliit. Yung iba medyo chubby. So, pag hindi bagay, I have to tell them, hindi yan bagay sa'yo. So, ina-adjust namin yung design. Edgar, kumusta yan? Natatanggap naman nila. Natatanggap naman nila yung katotohan. Pero siyempre, may paraan ng pagsasabi yun. Hindi naman masakit. Nasa tamang pagsasabi lang yan. Pagsasabi yun, Saka, pag nag-fitting na sila ng damit, nakikita na nila kung bagay nga o hindi. Saka siyempre, yung years of experience mo, in dealing with customers. Alam mo na kung kunyari yung sinasabi niya kung babagay sa kanya. Minsan, marami siyang gusto pero hindi naman bagay sa kanya. Unti-unti mong iko-correct yun. It's just a matter of really talking to the client. Paano mo maihikayat na, uy, ganito na lang kasi medyo off, di ba? Parang mas bagay sa'yo to, di ba? Yung mga ganyan. Mag-suggest ka ng isang design, another design. Natutunan ko yan kay Danilo Franco na pagka nag-design siya para sa client, mga minimum of 3 designs agad ang binibigay niya. Ganon. Oo, para may options na agad. Hindi yung nagtatalo kayo sa isang design. So may options siya. So ipakita mo lahat ng options niya kung ano babagay sa kanya. Edgar, tanong ko lang. Curious lang ako. Do you watch videos of fashion shows or fashion videos? YouTube. That's the way of updating, di ba, yourself? Para kung, alam mo kung ano yung uso. Kailangan. Saka ginagawa ko, since marami akong orders ng mga Filipiniana, tinitingnan ko kung how I can, turn the design into Filipiniana. Kumbaga ba, Filipiniana mismo yung design na to. Correct. Lalagyan mo ng sleeves, adapt mo sa tela natin para magamit mo for your client. Imagination is the key, no? Imagination na lang talaga. Oo. Dapat medyo open rin yung mind mo. Kasi Edgar, na-mention mo to kanina, na-observe ko rin, no? So, ang fashion, some of your fashion pieces, may mga paintings. Na-observe ko yun, which make your creations original at saka hindi pa pwedeng ulitin. Kumbaga, hindi manufactured na machine, di ba? Ano meron, di ba? What made you decide na incorporate ang fashion sa ibang art medium? Well, actually, ako kasi, since fine arts graduate ako, marami akong kaklase, mga kasama ko sa from school, who went into arts talaga, mga naging sculptor, painter. So, in my early days as a designer, madalas ko pa silang makasama yung mga people like sila, Gabby Barredo, mga sculptor na ganyan. So, nag-i-interact kami. We try to do projects na may contribution siya, so may contribution ako. Gagawa kami ng damit na parang medyo art pieces, pero nasusuot. Tapos, eventually, namo-moderate yun. Nagiging mas simple, na ganyan. So, yung ganong collaboration, nakakadagdag sa pagganda ng pieces mo. Kasi nakakagamit ka ng mga mediums na hindi talaga ginagamit ng ibang design. Hindi usual. Edgar, yung damit, ginawa mong canvas. Ginagawa mong canvas. Di ba? Damit. Kasi I see your clothes. No? Walang pwedeng gumaya.
At saka hindi mo na ikaw mismo, hindi mo pwedeng ulitin kasi nga it's hindi na mauulit, it's really original at saka mahirap nang ulitin the same thing, no? Kumbaga, talagang ikaw ang epitome ng made to order. Diba na MTO, diba? It cannot be copied, diba? By any machine or camera or whatever. Hindi kasi alam mo, kata sa dami ng designers ngayon, hindi ka dapat maging original. Kay. May mga, minsan limitado tayo sa materials. Kung pupunta ka sa supplier mo ng lace, nandiyan ang maraming lace, pero don't tell me, hindi pa yan nakukuha ng ibang design. Baka may, may isang designer na kumuha ng 5 yarda niyan. Ikaw, kinuha mo lang yung kalahati, pero of course, pareho na kayo. So, nasa manner of using it. So, ang lace, hindi mo siya ipa-plast as lace lang. Ito combine mo with other things, with maybe with other laces o yung beadwork mo kakaiba. Minsan ako nagre-render ako ng color over a lace fabric para mag-iba yung itsura saka para magkaroon ng lalim ng konti yung mga elements na sinis, yung mga bulaklak medyo kinukulayan mo para umangat ng konti. Yung parang ganun. Hindi, so, kasi yan ang problema dito sa Pilipinas kasi hindi pa tayo, wala pa masyadong tela or diba, limited tayo. Ang hirap magpagawa, mahal din, diba, ng sarili mong tela. So, kailangan kayong designers, kailangan creative talaga sa paggawa. Creative ka talaga. Sa mga damit na kakaiba, hindi yung usual. Kasi yung binabayaran, diba? That's right. Totoo yan. Mag-RTW na lang sila kung pare-pareho lang, di ba? Kung pare-pareho lang, di ba? Yun. Saka, ang mga designer, ang mga customers nagbabayad ng good money, ano? So, dapat, di ba, pag pumunta sila sa isang event, hindi naman pwede may magkapareho sila ng damit. So, then, nagbayad siya ng tama sa'yo. Oo, correct. Kaya, gawin diba? Mo original. Tapos Edgar, nitong pandemic, napansin ko sa Facebook, pinopost mo even si Abby, your daughter, you made yourself busy with visual arts, no? Particularly painting. Hindi lang sa damit, kundi sa canvas na. Bakit nag-decide ka na gawin na ito sa canvas? Actually, matagal ko nang gustong gawin yan. Oh, okay. Actually, mga 4 years ago, yung mga kaano ko, yung mga kaklase ko from UST, yung mga kabatch ko, iniimbita ako palagi mag-group show. Nag-small exhibit kami, group exhibits. So, na-excite ako, no? Gagawa ko mga 5 piraso ng paintings, ganyan-ganyan. Pero, after the exhibit, babalik na naman ako sa dress shop. Ano? Maggagawa na naman ako damit. Hindi naman talaga siya, parang hobby lang nangyayari. Pero ngayong pandemic, since wala naman akong masyadong trabaho, well, I guess, alam niya naman ibang design. Lahat umaangal, pa isa-isa lang, hindi ka magsusurvive talaga. So, imbis na tumanga ka at manood ka lang na Netflix maghapon, why not make your time productive? Ano? So, buti na lang, nung May of 2020, nung nag... Kasi ang ginawa ko noong una, naglinis ako ng bahay, nag-ayos ako ng cabinet, nilabas ko lahat ng laman, inayos ko, binalik ko na naman lahat, yung ganyan. Nung wala na akong magawa talaga, tinawagan ko yung supplier ko ng canvas, buti na lang bukas sila, kasi parang kumbaga ba, backyard industry lang na Manila yun. Ano? So nung nalaman kong bukas sila, punta na agad ako, tinignan ko kung anong stocks. Ano? So bumili na ako ng canvas, sinobrahan ko pa nga para, you know, para hindi sayang ang oras. So, nag-umpisa na ako mag-paint. May of 2020, last year. Alam mo, out of excitement, ano, kakatapos ako ng 1 or 2 paintings a week. A week? Okay. Nung, lalo nung excited ako nung simula. Ngayon, medyo marami rin ako errands, maraming ginagawa. So, at least I give myself a deadline of 1 painting a week. Ano? A week. Every Friday, dapat may ma-post akong painting. Simula nung May 2020. Simula nung May ng 2020. Okay. So talagang ginawa kong consist. Para wala akong reason para tamarin ako. Oh, tama. Para tuloy-tuloy. Oh, para tuloy-tuloy. Saka minsan kasi, tuloy-tuloy rin yung ideas na pumapasok sa isip ko eh. Minsan hindi pa tapos yung isa, may naisip ako na maganda itong next na concept. So right away, ano, pagka
Pagkatapos sa isa, dadampot na naman ako ng canvas, gawa na naman ako. Gawa na naman. So hindi na, hindi ako tumitigil talaga. So ang ginawa mo, Edgar, tinamihan mo na yung pagbili mo ng canvas. Oo. Parang ang nangyari, every time bibili ako ng mga 6 to 10 canvas. Pag kunyari, dalawa na lang natitira, lalabas na naman ako, bibili na naman ako ng bago. Kasi minsan nag-iiba rin yung gusto mong size eh. Gusto mong minsan gumawa ng malaki, minsan gusto mong gumawa ng maliit lang na i-grouping mo. So, depende yan kung anong feel mo. So, ayun. Palagi akong may reserva para tuloy-tuloy ang trabaho. Edgar, ano or sino inspirasyon mo sa paggagawa ng mga paintings? Aside dun sa naiisip mo, do you have any particular thing or person na nakaka-inspire sa'yo? Well, actually, ang isa ko, kasi ang talagang favorite subject ko is Filipiniana. Mm-hmm. So yung background ko sa fashion and costumes, nagagamit ko talaga dito. Kasi yung na-master ko na rin yung light and shadow ng damit pagka pagsuot ng babae, pag ang ilaw galing dito, ang shadow nandito. Medyo na-master mo na yan pag nagpa-fashion illustrate ka sa shading. So ngayon, ina-apply ko na on acrylic paint. Plus, isa pang inspiration sa akin, yung anak ko kasi available every time. Nandito siya pang madalas sa bahay ngayon kasi nga pandemic, ano. So, every time kailangan ko ng model, may taga-post para sa akin. Nandiyan siya palagi. So, palaging available yung model ko. At the same time, ang mga iba kong inspiration, yung mga nakikita ko minsan sa Facebook, yung mga magagandang pictures, mga period na pictures, mga babaeng nakabalintawak, nakamariak na. Ini-interpret ko yan in painting. Ayan. So yun. Nung summer, namulaklak yung mga puno ng Nara dito sa kami mga April showers. Yung ginawa ko rin background ng Maria Clara yun. So anything that I see, pero I always make sure na ano, ang subject ko is something that will make people happy or smile at least. Positive. Medyo positive. Lang. Kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. Oo, totoo diba? Yan. Diba? Imbis totoo. Nakaka-depress kasi minsan yung panahon, kaya minsan kailangan talaga maglabas ka ng something positive to, you know, to change the mood para ma-inspire yung mga tao. Edgar, itong pag-crossover mo to visual arts, yung sa pagiging designer mo, alam na ng lahat yan eh. Ano na yan? Uh-huh. Itong crossover mo na ginawa mo, anong klaseng satisfaction ang naibibigay sa'yo? Well, actually, kasi nung una akong nakakabuo ng mga paintings, pinupost ko sa Facebook. Mm-hmm. Si Abby naman pinupost sa Instagram. Mm-hmm. So, with all the likes and the favorable remarks, magaganda yung mga remarks na natukuha ko, yun, nakaka-inspire yun. Okay. That really inspires me. I must say, it's very inspiring saka satisfying kasi alam mo, may nakaka-appreciate. May nakaka-appreciate. Even yung comments lang, masaya ka na eh. Diba? Yun na nga eh. Ganun lang eh. Oo. Siguro, added na yung nabenta mo pa yung painting. Of course. Pero most of all, yung comments, sa comments pa lang, you know, tumataba na yung puso. Correct. Hindi lang sa damit, ano, sa painting na ngayon, di ba? Sa painting na ngayon, no? Kasi, Edgar, ano ba to? Ibig ba sabihin, nag-give up po ng pagiging fashion designer in favor of visual art? Hindi naman siguro agad. Kasi, marami pa naman ako clienteng sineserve, ano? Pero, alam mo, na-notice ko kasi, as you grow old, yung client mo, mga kasing edad mo na rin or even older than you, hindi ka masyadong nakaka-attract ng young clients kasi they will always go to the young designer. Doon sila nakaka-communicate. So, I understand that. Pero marami pa naman akong clients na ganyan, mga middle age, mature na ladies. Yun ang sinaserve ko ngayon. Once in a while naman tumatawag sila. Meron din na clients abroad na sinaserve din ako.
maybe one day, magre-retire na sila sa social life nila, hindi na nila kailangan ng mag-house. Siguro yun ang sign na magpo-full-time na ako sa painting. Sa painting. At least na nagsimula ka na, di ba? Nagsimula ka na going there. So, Edgar, yes. Siyempre, maraming ito, maraming nanonood, may younger generation, itong ating interview. Anong advice ang pwede mong masabi sa mga aspiring artists, both in fashion and visual arts? Well, actually, sa dami kasi, ano, sa dami ng designers ngayon. Kasi nakikita ko sa Facebook, sang katutok yung mga nagbibihis ng mga beauty contestant, mga ganyan, ano. Even nung pumasok ngayon ako sa arts, doon ko rin na-realize, ang dami palang artists dami rin, no? Pinas. At magagaling rin lahat, ano, kanya-kanyang medium, ano. So I would say, do what you do best. Kung saan ka magaling, yun ang gawin mo. But always remember to be original. Wag mo i-compare ang sarili mo sa iba. May kanya-kanya tayong istorya, may kanya-kanya tayong karanasan na pwede natin gamitin as inspiration to our works. Kung saan ka magaling, yun ang gawin mo, but always be original. Huwag kang gagaya sa iba, huwag kang magpa-influensya sa ibang forms of art source or influences. Dapat original ka para maging distinct yung trabaho mo. Otherwise, magiging one of the Mike and Cinco wannabes ka lang. Parang ganyan, di ba? Maraming gumagaya, ganyan. Pero gumawa ka ng something original para makilala ka. Oo, syempre iba pa rin si Michael Cinco, iba pa rin yung, iba yung kanyang tela, iba yung kanyang artistry. At di ba pwedeng gayahin yun. May mga nag-attempt, pero sad to say, hindi pa rin. Saka what's the point? Ba't mo paggagayain? Gumawa ka na lang sarili. Sarili mo. Sariling image. Edgar, ito na tayo. Kasi, syempre, nabalitaan ko na meron ka palang solo painting exhibit sa SF Mega Mall Fashion Hall starting October 9. Tell us some details about it. Okay. Itong exhibit na ito, actually, tinulungan ako ni Toots Tolentino, yung kaibigan nating publicist. Ano? Ngayon, nung nakikita niya sa Facebook yung mga gawa ko, sabi niya, Edgar, mag-solo exhibit ka na. Nung unang akong tinanong, parang reluctant ako. Siyempre, sabi ko, naku, ready na ba ako? Parang kaumpis ako lang last year. Parang bang matatanggap kaya ako ng... ano yung mga tao from the fashion scene mamaya istabin ako parang sino ba tong manonood ako modist? Parating ako sa nine. Anyway, siya nagbuo nitong show na to with some friends, with the help of sila Tony Chinoco. Na pull together niya tong show sa Mega Mall at the Fashion Hall. So ang laki nung binigay sa aking area. Malaki yan. Oo. So sabi ko, parang alog-alog yata. Sabi niya, maglagay ka na rin ng fashion elements. So maglalabas din ako ng konting gowns dito. Na may mga paintings. No. May mga paintings na nakamatch sa painting. Parang ganyan, ano. Parang magiging mostly arts talaga, pero nag-inject na ako ng konting fashion. Yun. So, it will be on October 9 to 15 at the SM Fashion Hall of Mega Mall Building B. Punta po kayo. May mga time, please. It's a one-week exhibit na pwede nyo makita yung gawa ni Edgar. Tapos kung mga may tao naman doon, Edgar, no? Just in case may mga interesado. Most of the time nandun ako sa kasi Abby. We'll be there. Abby is the daughter of Edgar. Talagang laki ng tulong ng batang yan sa daddy niya. So, nandoon tutulungan niya si daddy niya doon sa exhibit. Those who are interested, the pieces are for sale, no, Edgar? Yeah, the pieces are for sale. You're welcome to see them. Kung gusto lang ninyo, para malibang kayo, parang makakita lang ng something beautiful and something positive at least. Sa pandemya ngayon, may iba namang makita, di before walls ng bahay, di ba? Oo,
yun na nga eh. Kaya ano, of course, we should observe health protocols. Of course, ganun pa rin. Social distancing. Pero okay naman. Kahapon nagpunta ako doon sa venue sa, kasi may isang exhibit na ongoing ngayon. Okay, marami tao na rin. May food traffic na. May food traffic na rin. Oo. Okay, that's medyo good. Maluwag-luwag na. Hopefully, bumaba na yung... Sa October 1 yata magbabago. Ewan ko lang. Sana bumaba na yung ating level. Oh, sana bumaba na. Para marami-raming makarating. So yun, Edgar, ako, good luck. I'm sure it's a success. Hindi ko na sabihin good luck. Congratulations na agad, Edgar. Thank you. I will see you October 9. Ha? I'll see you October 9. Salamat din sa opportunity na to, ha. Oh, thank you, ma. Thank you, Edgar. Nakalista ka talaga sa akin ever since. Because for everyone's knowledge, I really cannot, forget Edgar to be included in the list of my interviewees. Kasi siya talaga yung unang designer na nagtiwala sa akin. Siya talaga yon. Edgar San Diego was the one. I was in his shop. He offered me the shows in Century Park Hotel noon. Siyempre, sa loob-loob ko na, I was overjoyed kasi bagong director ako ng Edgar. Bagong director na nag-a-attempt makapasok. Salamat din sa aking mentor, si OG, na binigyan ako ng pagkakataon na mag-grow. Diba? So, yung si Edgar yan, talagang buti ka mo kung isang show lang. Isang season. Diba, Edgar, isang season. Tingnan natin, na-practice ka ng gusto. Na nagdalawa pa, di ba? Nagdalawang season. Nagdalawa pa, part 2 pa. This is my way of saying thank you, Edgar, also for, hindi ko kinakalimutan yan. I tell everybody that Edgar San Diego is a big part of my career. Alam ng karamihan yung sinasabi ko yan. So, kaya naman, dapat lang mag-support din ano kay Edgar San Diego sa kanyang exhibit. So everyone, please, see him time October 9 to 15 at SM Mega Mall Fashion Hall Building B. Okay? So from the opening of the mall hanggang closing, nandoon naman. Pwede namang tignan. Okay. Pasyal kayo. Pasyal kayo, please. Edgar, thank you very much. Salamat din. Thank you very much. Okay. Good evening. Bye-bye. Thank you.